Huwag pauli. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Clavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Dalawang ininala hold-upper ang patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Quezon City. Swerte namang hindi nadamay sa barilan ang taxi driver na itinago pala ng mga suspect sa compartment ng sasakyan. Ang report mula kay Emil Sumangil. Inialarma sa mga mobil ng Quezon City Police District ang holdapan pasado alas 10 kagabi. Nagsimula ang abulan sa Project 6 at dito nagwakas sa madilim na bahagi ng Mayaman Street, sakop ng UP Village. Dito namin unang nasulyapan ang taxi na hinold up. Nakabulagta sa tabi nito ang dalawa sa sinasabing mga suspect sa krimen. Ang nakaengkwentro ng grupo, Quezon City Police. Sisimula na ng pulisya ang investigasyon nang biglang... May narinig na kalampag sa likuran ng sasakyan. Dito na tinawag ang SWAT team. SWAT, clear daw, SWAT. Pagbukas ng compartment. Tumambad ang 65 anyos na driver ng taxi na si Rodolfo Loreto. Nakagapos ito ng alambre, balot ng packing tape ang muka at pawis na pawis. Hinold up daw siya ng mga suspect sa Project 6. Ginapos nila ako eh. Ilan tao po yan? Charlie 6 eh. Tatlo. 600. Natangay po yung kinita nyo? Kinita ko. At pati wallet ko. Oho. Pati wallet ko. Sinaktan po ba kayo bukod dyan sa packing tape na nakikita ko? Grabe, may pilay ako eh. Mabilis na response time ng PNP ang sinasabing naging susi. Kaya't nakabol ang mga suspect. Ito raw ngayon ang pag-iibayuhin pang proyekto ng pulisya sa buong NCR. Ang nag-conference kami kanina, and while they will briefing me, yun ang sinabi nila na pinakabagong response time, 3.28. 3 minutes and 28 seconds. So ganun yung mabilis na responde ng kapulisan natin. Basta lang may mag-report. Ito ang unang balita sa Quezon City. Emil Sumangil, reporting. Tumila po ng isang lalaki matapos umalpok sa taxi ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Quezon Avenue. Wala naman tinamong galos sa isa pang angkas ng motor. Ang exclusive report mula kay Oscar Oida. Inabutan namin sugatan at halatang nalalata pa si Jerry Monel sa isang U-turn slot sa may Quezon Avenue pasado alas 12 ng ating gabi. Tumilapon kasi siya matapos sumalpok ang sinasakyan niya motorsiklo sa likod ng isang taxi sa naturang lugar. Kwento ng taxi driver na si Julio Catalan, papaliko na raw siya sa naturang U-turn slot nang bigla na lang may kumalabog sa kanyang likuran. Eh, ano sir, papaliko ko rito sir. Eh, sinusundan akong kotse, huminto dyan. Di huminto na rin ako sir. Kaso yan sila, malayo pa sir eh. Ang tumilapon na rider, umiwas lang daw sa isang humaharurot na sasakyang ng git-git sa kanila. Bigla po kasi kaming kinat dyan nun po. Tapos nung pag-ilag ko, kaya dito kami tumama o. Ang masaklap nito, di man lang naplakaan ang tinutukoy na sasakyan. Himala namang walang tinamo ni Katiting na galos ang angkas ni Monel na si Ian Dato. Ganun pa man, pinayuhan pa rin itong magpatingin sa doktor, lalo pat may iniinda itong sakit sa iba't ibang parte ng katawan. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Nag-inspeksyon si bagong PNP Chief Deputy Director General Jesus Versosa sa mga checkpoints sa Quezon City kagabi. Isa sa mga utos ni Versosa sa kanyang mga commander, gawing mabilis ang pag-imbestiga sa krimen. Nagbabalik si Oscar Oida.
ipagbabawal na ang pagpresenta ng mga suspect sa mga press conference. Yan ang isa sa mga pagbabagong naisipatupad ng bagong hirang na PNP Chief na si Police Director General Jesus Versosa. Binigyang din niya ito nang makaharap niya ang mga miyembro ng media sa ginawa niyang pag-iinspeksyon kagabi sa Quezon City. Ito'y para raw maiwasan ang aberyang maidudulot sakaling magkaroon ng pagkakamali sa pagtukoy ng suspect. In a few days, magkakaroon na tayo ng direct na memorandum circular directing our men na prohibited na yan. So by that time, mapapenalize na yung mag-violate ng regulation na yan. We will no longer go with presenting suspects through a firing line method. Habang nagsasagawa ng inspeksyon, tila nagpasampol naman ng QCPD sa klase ng ipinapatawad nilang checkpoint sa naturang lungsod. Dalawang ininalang miyembro ng IP Taxi Gang ang napatay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis nang maharang sa isang checkpoint sa naturang lungsod. Mag-emphasize sa mga checkpoints, especially these days. No? Kasi alam naman natin ngayon, bare months, alam na natin magkakaroon ng high incidence of crimes against property. Ang ganitong klase ng pagkakataon ayon sa mga otoridad ay patunay na epektibo ang isinasagawan nilang checkpoint dahil dito lalo rin nila paigtingin ang ganitong klase ng sistema. Bukod sa mga checkpoint at nakapwestong polis mobile, may mga polis ding maglalakad-lakad sa mga lugar na tinatawag na crime-prone area. Magde-design kami ng paraan para yung polis kahit malayo pa lang nakikita na may polis doon na naglalakad. Nais din daw ng pamunuan ni Versosa na gawing mas mabilis ang pag-iimbestiga sa mga krimen. Kaya asahan daw na sa mga susunod na araw, bukod sa SOCO, may isa pang van na mga investigador na re-responde sa bawat crime scene. Yung investigasyon, madala na natin doon sa crime scene mismo. So ano yung isang paraan na naisip ni Chief PNP na ipapilot natin? Yung tinatawag na investigation van. Nandun yung kapulisan natin sa van, kung may crime na mangyari, pupunta yung van doon natatapusin lahat yung investigation. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa balitang abroad, sa bansang Peru, isang bus ang nahulog sa isang bangin malapit sa lungsod ng Lima. 18 pasahero ang nasawi habang 22 pa ang sugatan. Agad silang dinala sa ospital para malapatan ng lunas. Pinaniniwala ang may ilan pang naipit sa ilalim ng bus. Kwento ng ilang survivor, nakatulog daw ang bus driver habang umaandar ang sasakyan.